guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe now and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. And for this video, this is regarding the enrollment of my son na supposed to be, ay kukuha siya ng BS Maritime Transportation. And it so happened na hindi niya naipasa yung colorblind. Ganun pala yun. Kaya panoorin nyo to guys para malaman nyo kung ano yung procedure bago makapag-enroll ng BS Maritime sa AIMS. Sa video na to, pag-uusapan din natin kung magkano ba yung tuition fee ng BS Maritime Transpo at saka yung kung ano yung ipinalit niya dun sa BS Maritime. Kung magkano yung tuition fee ba sa AIMS, affordable ba? Kaya guys, panoorin nyo itong video na to mula umpisa hanggang huli. Ayan guys, nandito kami ngayon sa Pasay City. Ayan, sa may AIMS. Maritime School. Mag-enroll ang aking anak, samahan niyo. Ito siya. Ayan yung main building. Asian Institute of Maritime. Tara na, dito ba? O doon? Ayan. Tanong mo na kasi guys. Good morning, ma'am. Yes. Saan po dito pwede mag-enroll? Ma'am, sa gate to po tayo, ma'am. Yung main building po doon. Ah, okay. Thank you. Halika na. Gate to main building. Hala ko doon. Siguro yun yung office nila yun. Ito yung pinaka main building nila. Malaki ba na ko? Ayan lang. Ah, sa likod pa. Ito kasi yung parang pinaka center ng maritime. Bali yung anak ko nakapasa sa exam ng PMMA sa Zambales. Pero pagdating sa dental niya, hindi siya nakapasa. Kasi sira-sira yung ngipin. Bali, dalawa yung exam niya. Isang psycho test, saka entrance test. Kaya, dito na lang siya mag-a-apply. Dito na lang siya mag-aaral. Kasi hindi sila gaanong stricto yata sa ano. Mga ngipin. Ito yung harapan. Papunta doon. Papunta pa lang kami doon. Late na siya kasi late ang ano nila, graduation. Late ang graduation ng Adamson. First time kong pumunta dito, pero nagpupunta na ako dito dati. Ah, ito na yung entrance. Ito, kuhanan natin. Pati engineering pala. Ito yung gate to. AIMS. AIMS Integrated School of Sciences. School of Merchant Marine. School of Engineering and Architecture. School of Heritage Education. And Senior High School. Gate 2. Yan mag
maganda dyan. Maliit lang pala ang ano nila. Quadrangle. Ewan ko lang sa loob. Sanitizer. Ano yan? Ayan, dito tayo sa... Meron pala silang engineering. Mechanical. Ayan. Punta tayo sa lobby. Ito yung mga courses offered. Ayan, first time ko pumasok. Ah, may quadrangle pala sila dito sa loob. Parang pinaka-gym. Saan dyan? Ayan ba? Good afternoon. Okay. Requirements. Hindi naman. Okay. Ayun pong course na pupunin. Ano po? Parang transportation. Transportation. Okay. Saan po kayo school? Adamson. Adamson. Okay. So, grabe po doon na? Yung spot. Yung senior. Ano po? 17 po. 17. Hindi. 18. 18 this year. 18 na po ako. Okay. Okay, requirements po natin for PS Marine Transportation na yung online entrance. Okay na po. Na, next po natin is yung for the medical, yung Shihara test. Shihara test, saan po yun? Dito po gagawin niya yung color blind test po. Check natin yung color vision mo kapag hindi po mag-color blind, bibigyan na natin yung referral para sa mismo medical. Meron po tayo kasi mga tayang na medical clinic na malapit po sa inyo. Ay, so may tapos yung pag-fill ng application form. After mo mag-fill up, balik ka sa akin. May harap siya pa. So, kaya lang. Bakit kung may tuition fee natin? Okay. Kung scholarship po, kapag lumabit po sa Adamson with honor, with highest honor ng ating 100 scholarship. May just present po ng certificate na kailangan mata-indicate yung total number of graduates. Kasi doon po kami nag-release kung magkano ang bilang ng scholarship discount. Okay, meron din tayong alumni scholarship. May family online na teams ng graduate students. 10-20% ng mga kasi photocopy ng alumni. Okay, meron din tayong Baywatch. Sino po yung mga gumagawa po ng ating kasi mahilig po mga video editing, editing, no? Yung mga gumamit ng Adobe Photoshop. At mahilig po mag-use writing letters. Pwede na sumali sa ating publication. Nagulat po lang kayo. Yung mga sa iwa ka, hindi na Saba? Okay. Next, meron din po tayo needs marching band kung may talent and dog. Pwede po sinasa sa ating letters. Next, meron din tayo sports. Basketball, volleyball, pwede sa sports. Mahilig siya basketball. Basketball. Nasa po yung basketball natin ngayon. As per ng coach po natin. Nag-try out siya sa Ateneo. Nag-try out sa Ateneo. Oo. Okay, ano po nangyari? Try out lang. Okay, so yung ating tryout kasi ngayon sa ating basketball, para mag-start pa sa September. Okay, so September 5 po ang ating pasunan naman na tryout. Until September 5 po ang ating ngayon. Okay, and additional requirements, kuha ng brochure din, tuloy po. Formal 3-8, report card with moral team of grades or 88. Original, formal 3-8, report card with match. Ah, ganda na po. Ayan na. Yes, pagkukulin namin ang report mag-e-enter. Okay, so ang gagawin natin ngayon, magpapaisyon na na test tayo.
check natin yung color vision ng mga people of light. Maybe what the color vision is for. Okay? Go na po. After niyan, endos na sa may question pa po ba? O, tapos balik na sa kanya. Ayan guys, binigyan siya ng form, pipila pa niya, and then, check yung mata. Tapos pag may problem, i-refer siya sa clinic. Ganun pala yun pag mag-ano ka. Tapos may pa-scholar din sila. Selected school kung saan ka galing. Kailangan with honor tsaka highest honor. Ayan. Maganda rin pala. Pero depende sa school yata kung saan ka nang galing. Pero kung galing ka ng Adamson, with honor tsaka with highest honor, pwede ka maging scholar. Yan, nagpipill up siya ng form. Ito pala guys, yung tuition fee nila. 835 units, 840, tapos 15 units. Tuition fee. Ito 30,000. Ito naman 29,000 pag cash basis. May installment din sila. Ito kaso 30,608 na yung pinaka-total. Ang first sem nila, ito 12,200. Second sem 9,200. Upon enrollment 12,200. First sem 9,200. Second sem is 9,208.97. Mas makakamenos ng mga 700 something pagkas basis. Masasabi ko dito sa school, maliit lang tong ano nila. Parang pinaka-quadrangle. Pero meron silang ang tawag nila. Meron silang gym. Tapos yung building nila pataas. Ayan guys, nakapag-fill up na. Pupunta yata kami sa... Sir, saan tayo pupunta? Napa-ishihara po natin siya, ma'am. Ha? Napa-ishihara yung sa color blind test po. Ah, color blind test. Ito yung gym nila, oh. Color blind test. Hello guys, nandito ako ngayon sa SM Manila. Ayan. Habang iniintay yung result ng exam ng anak. Medical exam. Daming tao guys, kasi pasukan na naman. Okay.
waiting for the result of the medical exam of my son. Kaya nandito kami sa SM Manila. Maraming tao. Ngayon, nandito kami sa second floor ng AIMS. Magbabayad ka. Ito yata yung ano nila. Ito yung finance nila. Kasi mag-enroll na yung anak ko. Mataas tong building nila. Maliit lang yung compound. Admission nila sa baba. Mga awards. Mga awards ng AIMS. Sa sports. Awards nila sa sports. Dami nilang trophies. Ito yung School of Maritime. Ito guys. Ngayon ko lang first time ko napasok ang AIMS. Ito yung gym nila. Ito yung mga courses offered nila. At dahil hindi niya naipasa yung colorblind, nag-refer sila ng course na babagay sa kanya, which is Bachelor of Science in Hospitality Management. Yan na lang ang kinuha niya. Baka sakaling makaakyat din siya sa barko. Kasi yun ang pangarap niya talaga. Na-depress kasi siya, guys. Ano sila sa sports? Sumasali sila sa mga sports. Ito, Naval Architecture. Ito yung nirefer na course. Marine Transportation. AIMS. Ito yata yung old table nung ano. Buffalo. Meron din silang chapel. Ito guys, may chapel sila. San Vicente Ferrer Chapel.
mataas tong building nila. Ito yung mga student na nag-e-enroll. Finance Department. Kambarakisen Barko. Ito guys ang tuition fee ng hospitality management. Cost basis 15% discount 27,000 pag installment. Mas mura compared to other universities. Ang ganda ng hugis ng building nila dito, Ames. Hugis Barco. Ito yung other building ng Ames. Nahanap namin yung ICT. Fourth floor. Ito na po, tignan mo dito. Ah, international code. Hindi namin kabisado kasi first time. Medyo mabusisi ang enrollment. Wala silang ano? Ito? Paano mo nalaman na yan? Ayan guys, tapos na nag-enroll yung aking anak. At finally, kumuha na rin siya ng BSHM, Bachelor of Science in Hospitality Management. Kasi nga hindi siya nakapasa ng colorblind. Yung supposed to be, ang kukunin niya is CMAT kasi yung kasama niya ay nasa Zambales, PMMA siya. Kaya yun, gustong-gusto niya talaga sana maging CMAT. Kaya kung nakatulong tong video na to, at hindi pa kayo nakaisip kung saan mag-aaral yung anak nyo, at kung gusto yung makatipid, yung affordable na school, pwede ang AIMS. Kasi alam mo na in demand ang CMAT. Disclaimer lang po, hindi ako sponsor ng AIMS. Ayan po. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. Bye!